Hey guys! Good morning! So for today's vlog, is pupunta tayo ng Bohol! Dito pala kami ngayon sa Terminal 4 sasakay. As you can see guys, marami talagang tao dito sa Terminal 4. Plus, maliit yung Terminal 4 guys. So dapat, 3 hours before ng flight nyo, dapat andito na talaga kayo sa airport. Di bali ng maaga, wag lang maiwan ng eroplano. So, 15 days travel vacation pala namin to guys. And ang first destination namin is Bohol Island. Bali, second time na pala namin mag-Bohol. First, nag-ocean jet lang kami from Cebu to Tagbilaran, Bohol. Mas maganda pala pag naka-eroplano ka. Kasi sa taas pa lang, kitang-kita mo na kung gano'ng kaganda ang Panglao Island. Thank you pala AirAsia sa safe travel namin. So, tips lang pala guys. Para makamura kayo sa airfare, mag-abang lang kayo ng mga promo nila guys. Follow nyo lang yung page nila. Kasi yung nakuha namin guys, 800 plus na yon, one way per person na yun ha. Bali, pag nagta-travel pala kami, minimum 6 months before travel namin, nagsistart na ako gumawa ng itinerary. First, mag-aabang ako ng mga promo ng airfare. Then, maghahanap ako ng mga affordable na hotels. And yung daily itinerary namin sa buong travel namin. If wala naman kayong plano na celebration sa travel nyo, mas mabuting summer kayo magbakasyon. Iwas na rin sa bagyo ang tag-ulan days. Pangit talaga ang bakasyon pag maulan. Ayan, nagmamadali na pala kami nito kasi yung nabook namin na tuk-tuk driver is nag-aantay na pala sa labas. Pag konti lang naman yung gamit nyo, like hand carry lang, pwede naman kayong mag-rent ng motor. Around 350 per day pala yung rent nila. Etong nabook pala namin na tuk-tuk transfer is 300. Tuwang-tuwa pala kami dito guys kasi first time namin sumakay sa tuk-tuk. Sa may Panglao Island lang pala kami nagstay guys. So malapit lang yung hotel namin sa may airport. Around 6 minutes drive from airport to sentro ng Dawis. Thank you pala kay Kuya Tuk-tuk at before pa kami makalanding nag-aabang na siya sa airport. So 3 days and 2 nights pala kami dito sa Bohol guys. Dito kasi namin planong i-celebrate ang birthday ni Big Boss. Dito na pala banda kung saan kami magsistay dito sa Bohol. Walking distance lang kasi siya pa Alona Beach tapos maraming kainan sa malapit. Dito pala kami nagstay and ilalagay ko lang yung page nila. Visit nyo na lang para sa updated rates nila. After namin mag-check-in, nag-walking lang kami dito sa may Alona Beach. Ang ganda ng dagat nila. Wala rin masyadong tao. Nung kinagabihan, lumabas lang kami para maghanap ng pagkain. Umulan lang siya saglit pero nawala naman agad. The next morning, bale, second day na namin dito sa Bohol. 5 AM pa lang, gising na kami para mag-swimming. Kasi birthday ni Big Boss kaya gumising kami ng maaga. Guys, free lang pala dito ha, so anytime pwede ka talaga mag-swimming. Grabe ang ganda ng dagat nila dito, ang puti ng buhangin. Best time pumunta dito is from 5 AM to 7 AM. Kung hapon naman, from 5 PM to 8 PM. After namin nag-swimming, ito pala yung next stop namin. Ang Sikatuna Mirror of the World. Guys, magdala talaga kayo ng payong if mag-visit kayo dito ng morning. Kasi sobrang init talaga. Pero may mga available payong naman sila for rent. Guys, alam nyo ba, sobrang sulit talaga yung pasyal nyo dito. Kasi, ang dami nyo talaga mapuntang bansa pag dito kayo mamasyal. Sulit na yung layo at ang init. Makakapunta ka dito ng US, Italy, Paris, and many more. Kasi lahat ng tourist attraction ng buong mundo is nandito na talaga lahat. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para mapuntahan to lahat. Guys, maganda pala dito mamasyal paggabi kasi may mga lights sila. Next naman is House of Lechon. Dito pala yung lunch celebration ng birthday ni Big Boss kasi gusto niya kumain ng lechon. Happy birthday, Big Boss! Dito pala namin napili i-celebrate ang birthday ni Big Boss. Isa pala to sa mga sikat na kainan dito sa Panglao. Tapos, pang IG talaga yung lugar, guys. And masasarap talaga yung pagkain nila dito. Eto pala yung page nila guys, i-check nyo na lang. Eto talaga yung binalikan namin dito sa Bohol guys. So the next day, eto na pala yung pang third day namin dito sa Bohol. Pinick up na kami ni Kuya Tuk-tuk para ihatid sa Tagbilaran Port kasi magta-travel na kami para sa next destination namin. Kung napapansin ninyo, wala kami masyadong ganap dito sa Bohol. Napuntahan na kasi namin yung mga tourist spot dito sa Bohol nung unang punta namin dito. Kaya chill-chill na lang yung ginawa namin dito. Pero maglalagay ako ng buong itinerary dito guys, kasama na yung buong tourist spot dito sa Bohol. Maurotoy, gikaingnan guys. Bye!